pagpapabala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Sa gitna ng daan huminto ang sasakyan ni Dale. Parang mga dagang nagsulputan ng mga paparazzi at pinalibutan ang sasakyan. Sunod-sunod ang flash ng kamera at kaliwaan ang pagkuha ng video. Galit na lumabas ng sasakyan si Dale. Bakit hindi ka pa bumaba dyan? Pakita naman no? Kotse ko ito, kaya ako lang dapat ang magmamaneho nito. Kaya bumaba ka na dyan at lumipat ka rito sa pwesto ko. Wala siyang pakialam sa mga media na dokumentado lahat ng lumalabas sa bibig niya. Ang personal assistant na si Mark ay halos walang maibugang salita gawa ng labis na hiya. Siya na mismo ang nahihiya sa iskandalong ginagawa ng amo niya. Hindi niya rin alam kung paano pa ito aawatin. Sagot naman niya sa amo. Bilin po kasi sa akin ng tatay niyo. Ako na daw po yung dapat na magmamaneho para makasigurado kami sa iyong kaligtasan. Ano naman ang tingin niyo sa akin? Bata? Ha? Bata na kailangan pang ihatid sundo? Asyosay na naman talaga. Bumaba ka dyan at lumipat ka rito. Kotse ko ito at gusto ko na ako ang magmamaneho. Nang hindi pa rin bumaba ang lalaki ay sinipa na ni Dale ang pinto ng kotse. Pinagmumura niya ang lahat na mamakita niya sa paligid. Pagkatapos ay, ano pang silbi na binili kong kotse kung hindi ko na din naman magagamit? Halos madurog ang loob ni Mark kapag nakikitang pinagpipistahan ng mga media ang kanyang amo na dumadanas ngayon ng matinding problema sa career bilang artista. Si John Dale De Los Santos ay nakilala sa mga pelikula kung saan laging siya ang humahakot sa mga best actor category. Lalo pang lumawak ang kanyang pangalan nang ibida siya sa telebisyon at nagkaroon pa ng sariling teleserye. Sa kabila ng matinding kasikatan, kapangyarihan at karangyaan, tila hindi naging maganda ang naidulot nito kay Dale. Ito na siya ngayon. Palaging laman ng balita gawa ng mga eskandalong siya mismo ang nagpasimula. Oras na naman na. Silakbo! Noong nakaraang buwan, natagpuan siyang nakalumpasay sa daan at lunod na lunod sa alak. Noong nakaraang linggo din, namatay ang kanyang ina na itinuturing niyang kaisa-isang kakampi sa buhay. Hindi niya kasundo ang ama niya simula pa man. Bagamat magkasama sila sa iisang bubong, ay bibihira lang sila kung mag-usap. Parang hindi nga sila magkakilala. Matagal na rin kasi ang alita nilang mag-ama at lalo pa itong tumindi ngayong wala na ang kanyang ina. Ilang araw lang din ang lumipas mula na makipag-break up sa kanya ang girlfriend na si Stacy Lopez dahil hindi na raw nito kayang tiisin ang kanyang ugali. Sunod-sunod na putik ang bumagsak sa buhay ni Dale ngayong taon na naging dahilan ng kanyang paglubog. Hindi ka ba lalabas dyan? Ilang beses ko bang dapat ulitin sa iyo na sasakyan ko ito at hayaan mo ako magmaneho sa sarili kong sasakyan? Boss, please lang. Mahiya naman kayo. Tama na. Marami ng tao sa paligid o. Wala akong pakialam sa kanila. Bumaba ka dyan at lumipad ka sabi ko. Pagamitin mo ako sa kotse ko. Para matapos na ang lahat ay pinagbigyan na nga ni Mark ang utos ng kanyang amo. Sinunod niya kagustuhan ng lalaki kahit alam niyang mayayari siya sa tatay nito pag uwi nila. Napaatras ang ilang mga paparazzi na nakaharang sa daan nang patakbuhin ni Dale ng sobrang bilis ang sasakyan. Kinabahan si Mark dahil sa pagewang-gewang na takbo ng sasakyan habang nasa gitna ng daan. Sa bawat segundo, panganib ang tiyak na naghihintay sa kanila.
Habang nagmamaneho, isang ipinagbabawal na damo ang kinuha ni Dale sa bag na nasa kanyang tabi. Wala nang masasarap pa sa paghit-hit nito ng naturang pinagbabawal na damo habang nagmamaneho. Ang pakiramdam nga niya ay naglalakbay siya sa langit. Kung kaya't, Boss, huwag naman dito na sa gitna patay ng daan, oh. Ikaw? Ina mo ka, hindi tayo magkaano-ano. Wala kang karapatang bawalan ako sa gusto kong gawin. Buhay ko to. Buhay ko. Naiintindihan mo? Sino ka ba? Assistant ka lang naman dito, ah. Tiga-utos lang kita kaya manahimik ka lang dyan. Pagkaraan ng mahigit kalahating oras ay nilamo na nga ng ipinagbabawal na damo si Dale at nagsimulang umikot ang kanyang utak. Nakaramdam siya ng labis-labis na saya at sa sobrang saya ay pinabilis pa niya lalo ang takbo ng kanyang sasakyan. Kulang na nga lang ay lumutang na ito sa lupa. Hanggang sa bigla na lamang napasigaw ang kanyang assistant lalo at nang papalapit na sila ng papalapit sa isang abandonadong gusali. At doon nga'y bumangga ang kanilang sinasakyan. Laman ng headline kinabukasan ang aksidente ni Dale. Mapalad ang lalaki dahil buhay sila ng assistant niya at pareho ngayong ginagamot sa ospital. Alalang-alala ang ama niyang si Ferdinand de los Santos nang makadalaw ito sa ospital at makita ang kalagayan ng anak na tadtad ng sugat ang buong katawan. Nanganganib pa nga itong panagutin sa batas dahil nakakita ang mga otoridad ng ipinagbabawal na damo sa loob ng sasakyan nito. Isang linggo ang lumipas na makarecover si Dale. Dinala siya ng ama sa korte para isailalim sa conservatorship. Isa itong legal na konsepto kung saan magtatalaga ang hurado ng isang responsible person o tinatawag na conservator para alagaan ang finances at buhay ng isang taong hindi kayang pangalagaan ang sarili nito. Ang taong ipapasok sa ganito ay tinatawag na conservatee, kung saan magkakaroon siya ng guardian na magmamanage sa kanyang daily routine at finances. Kadalasang nawawala ng karapatan ng conservatee sa karamihan ng mga bagay na kanilang ginagawa at dapat ito ay idadaan muna sa conservator pati sa hurado upang maprotektahan siya lalo na sa mga desisyon sa buhay. Labag sa loob ni Dale ang ginawa ng kanyang ama kung kaya't lalong tumindi ang galit niya rito. Palibhasa ay hindi nito naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Ang gusto lang naman niya ay kalayaan. Kalayaang ipinagkait sa kanya mula nang sumikat siya. Halos kontrolin na nga ng management niya ang kanyang career upang mapanatili siyang malakas sa masa lalo na sa entertainment media. Pinipilit siyang ipasok sa mga programa at commercial na hindi naman niya talaga gusto. Ang nais lang niya ay magpahinga muna sa telebisyon at mag-travel sa iba't ibang bansa na matagal na niyang pinapangarap puntahan. Subalit kontra dito ang kanyang ama. Ayaw siya nitong pahintuin sa trabaho, palibhasa ay limpak-limpak na salapi ang nakukuha nito sa kanya. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagdidilim ang isip ngayon ni Dale. Mayaman na nga siya ngunit hindi naman niya halos kontrolado ang sariling pera. Karamihan dito ay ama lang niya ang humahawak at nagpapatakbo. Hindi rin niya magawa ang lahat ng gusto niya dahil nalilimitahan ng kanyang management ang mga bagay na dapat niyang gawin sa harap ng kamera. Para tuloy siyang robot na sunod-sunuran lang sa ibang tao. Ang tingin sa kanya ng mga ito ay makina ng pera. Bukod pa rito ang mga araw na halos hindi na siya natutulog gawa ng sunod-sunod na schedule ng mga proyektong kailangan niyang tapusin. Hanggang sa dumating nga ang araw na tuluyang bumigay ang katawan at isip ni Dale at inilabas na niya ang puot na naipon sa dibdib. Parang bula na naglaho ang lahat ng mga endorsement niya. Maging ang panghapong teleserye nito ay kinansel na at hininto na rin ang taping. Sa lagay na iyon ni Dale, imposibleng makapag-taping pa ito kaya naisipan na lang ng produksyon na ikansela na ang lahat ng ongoing projects nito. Ngayon naisip ni Dale na sana pala hindi na lang siya sumikat ng ganoon kung ganito lang din naman ang magiging kapalit. Diring-diri na siya sa mga media na ayaw huwinto sa paghukay sa bawat sulok ng buhay niya.
kahit saan siya magpunta, nakabuntot ang mga ito para kumuha ng litrato at video. Minsan nagpunta nga lang siya sa grocery para mamili ng pagkain ay sinundan pa siya hanggang sa loob. Pati yata sa loob ng public restroom ay gusto pa siyang sundan at kunan ng litrato. Sasabog na ang internet sa dami na kanang litrato mula sa iba't ibang mga lugar na pinupuntahan niya. Lahat din ng mga iyon ay kuha ng mga paparazzi. Isang araw nga, sinubukan lang niyang bumili ng milk tea sa labas ng isang mall na bigla siyang pinagkaguluhan ng mga media kasabay ang kanilang mga kamera. Halos hindi niya maipasok sa bibig ang straw ng milk tea dahil sa mga mikroponong pilit na inilalapit sa mukha niya. Kung ano-ano mga walang kakwenta-kwentang bagay pa ang itinatanong sa kanya at ang iba ay masyado ng personal at hindi na dapat itinatanong sa harap ng kamera. Ang assistant naman niya ay taboy ng taboy sa mga paparazzi na hindi nauubos sa paligid. Parang mga bubuyog na kapag binugaw ay saglit na aalis at muli namang babalik sa kanilang puno. Pagkapasok sa kotse, nakiusap si Mark na kung pwede ay siya na lang ang magmaneho ng sasakyan para makauwi sila ng ligtas. Gustong magalit ni Dale ng mga sandaling iyon pero sa sobrang sakit ng ulo niya ay hindi na niya nagawang magsalita. Padabog na lang siyang umupo sa tabi ng driver's seat at ipinatong ang mga paa sa bintana ng sasakyan sabay sindi ng Yossi sa bibig. Tikom ang bibig na pumasok ang assistant sa kotse at ito na nga ang nagmaneho. Kita pa ni Dale ang kamera ng mga paparazzi na pilit idinidikit sa bintana ng sasakyan para lamang makunan siya ng litrato sa loob. Sa inis ay itinaas niya ang middle finger at itinutok pa sa mga ito. Kinabahan tuloy si Mark sa ginawang iyon ng amo dahil paniguradong babatikusin na naman ito sa internet. Gabi. Mag-isa si Dale sa kanyang kwarto habang nakasandal sa headboard ng kama at hawak ang litrato ng yumaon niyang ina. Kung buhay lang siguro ito, malamang ay hindi aabot sa ganito ang lahat. Sa buong miyembro kasi ng kanilang pamilya, ito lang ang palaging naniniwala sa kanya. Kung kaya't dito lang din siya nakakapagsabi ng kanyang mga problema. Nagtanim siya ng matinding galit sa Diyos dahil kinuha nito ang natatanging kakampi niya sa buhay. Bakit hindi na lang ang mga demonyo sa paligid niya ang kinuha nito gaya ng kanyang ama na sagad sa pagkauhaw sa pera? Dagdag pa ang nobya niyang pangalan lang pala ang minahal sa kanya ngunit hindi ang pagkatao niya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi rin sisikat ang babaeng iyon. Karamihan nga na mga tigahanga nito ay galing din sa fanbase niya. Ngayong marumi na ang kanyang pangalan, alam nitong hindi na siya mapapakinabangan kaya iniwan na lang siya ng ganon sa ere. Sobrang sama ng loob niya sa mundo. Napatulala na lamang si Dale sa litrato ng ina. Walang luha sa kanyang mga mata pero bakas ang labis na lungkot at pangungulila. Buhay pa siya pero ang pakiramdam niya ay patay na ang kanyang kaloob-looban. May namuong balak sa isip si Dale. Lahat ay gagawin niya para lang lubayan ng mga media at paparazzi. Kung ang ama at ang management niya ay pinagkaitan siya ng kalayaan, ang mga paparazzi naman ay pinagkaitan siya ng privacy. Kinabukasan, kalat na kalat sa internet ang mga bagong litrato ni Dale kung saan makikitang kalbo na ang kanyang ulo, hubad ang kanyang katawan at may hawak na rosaryong isinusubo sa kanyang bibig. Tumindi tuloy ang pambabatikos kay Dale sa social media dahil sa mga larawang iyon. Marami ring mga tigasimbahan ang nagalit sa kanya. Sa ibang litrato pa, makikita ang imahe ng Diyos na nakapatong pa sa maselang bahagi ng kanyang katawan habang nagsasarili ito. Ang ribulto naman ng mga santo sa altar ay inupuan niya habang may Yossi pa sa bibig. Sa ibang larawan makikita ang pinagbabawal na mga gamot na nakapatong pa mismo sa isang Holy Bible at doon pa nito sinisinghot ng lalaki. Sino rin ang hindi magugulat sa malaking FU na nakasulat pa sa kanyang muka gamit ang pentel pen habang nakaupo sa inidoro. Ang pinakamatindi pa ay ang litrato niyang nakasandal sa isang sulok. Walang kasaplot-saplot sa katawan at ginawa pa niyang pantakip ang banal na kasulatan.
Kapansin-pansin din ang itim na eyeliner at lipstick na inilagay ni Dale sa kanyang mga mata at labi. Nagmukha tuloy siyang hurumentadong adik sa makeup na iyon. Ganito pala ang pagkatao ng lalaking ito. Napakabastos! Hindi na niya ginalang ang Diyos? Samot-saring batikos ang pumutok sa mga headline dahil sa viral na mga self-photoshoot ni Dale. Iisa ang sinasabi ng lahat. Nawalan na raw ng respeto si Dale sa kanyang sarili. Pati imahe ng mga sagradong nilalang ay binaboy niya at ginawang laruan. Hindi lang mga tigasimbahan ang nasaktan doon, pati na rin ang buong bansa. Lahat tuloy ay mainit ang dugo ngayon kay Dale. Hindi mo man lang ba inisip ang mga taong makakakita nito? Sa dami ng mga kalokohang pwede mong gawin sa buhay mo, bakit ito pa? Sobrang disappointed kami sa'yo, Idol. O dapat ka pa ba naming tawaging Idol? Pati sarili niya mga tigahanga ay naglabas na rin ang sama ng loob sa kanya. Nang araw na iyon, nawalan na nga ng kakampi si Dale sa buong mundo. Kahit anong galit ngayon ni Ferdinand ay wala na itong magagawa dahil sirang-sira na ang lalaki sa media. Sana pala ay nag-hire na rin siya ng security guard na magbabantay rito hanggang sa loob ng kwarto pati sa banyo. Sa sitwasyong ito, hindi na maaaring iwanan si Dale kahit saan mang sulok ng bahay dahil baka kung anong kababalaghan na naman ang gagawin nito sa sarili. Kung kaya't, "Look what you've done, Dale! Look what you've done! Have you lost your freaking mind? Bakit mo ginawa yun? Ano ba kasing gusto mong mangyari sa buhay mo, ha?" "Alam mo na yun, Dad. Alam mo na kung ano ang gusto ko noon pa man." Walang reaksyon na pumasok si Dale sa kanyang kwarto at kinandado ang pinto. "Hoy! Huwag mo akong talikuran!" Pero kahit anong kalampag ni Ferdinand sa pinto ay dead malang ang mga tenga ng anak niya. Muling naupo si Dale sa gilid ng kama at binalikan ang natitirang piraso ng ipinagbabawal na gamot na nasa tabi niya. Sa mga sandaling iyon, ito na lang ang natitira niyang kakampi. Ito na lang ang naglalayo sa kanya sa realidad para takasan ang masalimuot na mundo. Para sa kanya, hindi droga ang tawag niya rito kundi kaibigan. Kung meron mang droga na masama ang epekto sa tao, iyon mismo ay ang media at paparazzi na sumira mismo sa kanya. Sila ang tunay na droga na dapat iwasan. Palibhas ay hilig hanapan ng isyo ang isang artista para libreng ibalita sa mga dyaryo at telebisyon, iyon lang ang gusto nilang ibida sa mga headline, lalong-lalo na kung ang isyo ay ang paghihirap o kamalasan ng isang artista. Ito ang dahilan kung bakit galit na galit siya sa droga. Kahit anong iwas niya ay sunod ng sunod pa rin sa kanya. Sobrang obsessed ang mga ito at kulang na lang ay kunan ng litrato pati kaluluwa niya. Dahil sa ginawa niyang pambababoy sa mga banal na imahe, ewan lang niya kung hindi pa siya lubayan ng mga ito dahil sa pandidiri sa kanya. Maghapong nagkulong sa kwarto si Dale habang nagpapakalunod sa ipinagbabawal na gamot. Halos maubos na nga niya ang supply nito. Sa nagdidilim niyang paningin ay isang malaking bulas na nilalang ang tumambad sa kanyang harapan. Maitim ang katawan nito, mabalahibo at matutulis ang kuko. Laking gulat niya nang masilayan ang mahaba rin nitong bibig. Patulis na tenga, mapupulang mga mata at mahahabang sungay. Naging pula rin ang kanyang paningin. Sa gulat ay nahulog tuloy niya ang isang MJ na nasa bibig niya. Napatanong tuloy siya kung sino ito. Sumagot naman ang kausap ng... Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section.
Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive! Ayos siyang ginawa mo, pre. Alam mo bang nagdiriwang kami ngayon sa nagbabagang kaharian dahil sa ginawa mo? Lahat ng mga barkada ko ron pinasaya mo. Baka gusto mong sumali sa pagdiriwang namin. Maraming mga babae, alak at sigarilyo doon. Higit sa lahat, doon walang droga. Napailing si Dale. Bakit naman ako sasama sa iyo? Masyado ng masikip ang mundong to para sa'yo. Lahat ng tao rito'y kinasusuklaman ka na. Gugustuhin mo pa bang manirahan sa mundong lumilingkis na sa'yong pagkatao? Dito ka na lang sa amin. Dito walang hanggan ng iyong kaligayahan at kalayaan. Higit sa lahat, dito ay walang droga na bubuntot-buntot sa'yo. Magagawa mo lahat ng gusto mo. Basta ibigay mo lang sa akin ang iyong katapatan. Ang dami mo pang sinasabi, pusang gala naman oh. Kung kalayaan lang ang pag-uusapan, hinding-hindi ko tatanggihan yan. Pero teka, saang lugar ba yung sinasabi mo? O paano tayo makakapunta ron? Umalakhak ng tawa ang nilalang at dahan-dahang lumapit sa kanya. Habang papalapit ito ay unti-unting naparalisa ang buong katawan niya. Nais man niyang sumigaw ay wala nang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Palakas din ang palakas ang mga nakapangingilabot na halakhak sa paligid na sumasagad hanggang sa kaloob-looban ng kanyang tenga. Hanggang sa unti-unti na siyang nilamon ng dilim. Kinabukasan, nagbabaga sa telebisyon ang pagkamatay ng aktor na si John Dale De Los Santos. Natagpuan itong walang buhay sa sariling kwarto at walang kasaplot-saplot sa katawan. Emosyonal na ibinahagi ng ama nito sa isang interview na inabot daw ng gabi ay hindi pa rin lumalabas ng kwarto si Dale para kumain. Naisipan na lang nilang kunin ang susi at sapilitang pasukin ang kwarto at doon na nga nila nakita ang walang buhay nitong katawan na payapang nakabulagta sa kama. Ayon sa investigasyon, drug overdose ang ikinamatay ng lalaki. Sa kama rin ito ay makikita ang iniwan niyang note na nagbigay ng malaking katanungan sa mga tao kung ano ang ibig nitong sabihin. I don't like drugs, but the drugs like me. Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon na tuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan, Team Ayi! Sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries. Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.